ng kanyang pananampalataya. Kay Yahweh. Makasalanan ka. Marumi ang pamumuhay mo. Walang peta ang buhay mo. But this time, if you have a real faith into your heart to Jesus, I tell you, you will be justified by God with your faith. Amen. Galing ng Diyos. Pinadali niya yung ating kaligtasan. Amen. Kaya lang, ang requirement lang ng Lord, have faith. A real faith in Christ. Hindi pa yung faith na urong-sulong. Hindi pa yung faith na lumalayo sa Panginoon. Yung faith dapat nagpatungo sa Panginoon. Yung faith na nagtutulak kay Kristo. Amen. Hindi tinutulak si Kristo. Genesis chapter 12 verse 6, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem. Sa malaking puno ng More, doon naroon pa ang mga Kanaan. Anong ibig sabihin nito? Even we are part of the fallen nation, still we live a life different from them as being one in Christ. Amen. Doon po sa Shechem, na kung saan pinuntahan nila yung banal na lugar doon, ito po isa ako po ng mga Kanineyo. Nandun pa yung mga Kanineyo. Itong mga Kanineyo na ito, it is not believers of God. Amen. Pero hindi sila nakiisa doon. Lumagod sila doon sa kapanalan ng Diyos. Amen. Ikaw, nandun ka sa lugar ng mga Kanineyo ngayon. Nandun pa yung mga masasama. Pero hindi mo kinompromise yung iyong pananampalataya kay Jesucristo dahil gusto mo na magkaroon ka ng kaligtasan. Amen. 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 You are here on the fallen nation. Do not compromise. Do not be equally yoked. Huwag kang makiisa sa mga makasalanan. Huwag kang makiayon sa sanlibutan. Amen. Kaya nga yung iba mas gustong-gusto nilang samahan. Yung magdudulot sa kanila ng kasamaan. Pero yung magdudulot sa kanila ng kaligtasan kay Jesucristo, para ba nang para sa kanila, boring. I tell you, hindi boring yung fellowship natin kay God. Amen. It is not boring. Amen. Sapagkat yung tamang pakikisama mo kay God, kay Yahweh, kay Jesus, ay maglalagay sa iyo into excitement. Amen. Hallelujah. Magkakaroon ka ng kasanakan kay Kristo. Sumusunod, if you have a real faith in God, pagkasanakan ka kay Kristo, malikali ka. Hindi mo po ba napapansin? Sige, upload mo tayo. Hindi mo po ba napapansin? Bakit kapag nasa church ka, ang lukot-lukot ng buhay mo, tinatamad ka, bagot na bagot ka, wala doon yung iyong kadalaan. Pero, kapag ikaw ay nandoon sa mga bagay na kinahuhumalingan mo sa mundong ito, tuwa-tuwa ka, galak na galak ka, naglululunod na ka. Because wala kang pakikisama kay God. Ang tao ko hindi marunong makisama kay God, nalulungkot kapag kasama niya si God. Nababagot kapag kasama niya si God. Pinapaman kapag kasama niya si God. Inaantok kapag kasama niya si God. Never do it in front of a holy God. Gusto ko malaman mo, you are Christian. You have calling in God. Tingawa ka ng Panginoon. Interesado sa buhay mo ang Lord para maligtas ka. Do not compromise your life, your joy into the world. Amen. Huwag mong hanapin ang kaligayahan sa libutan. Sa kanya mo hanapin ang kaligayahan. Ang hanggang pagtatiwala ka, ipagkakaloob sa iyo ng Lord yung kaligayahan. Unite yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Ito po, makikisama sa Panginoon nagulong ng kagalakan. Yung totoong pakikisama sa Panginoon nagdudulot ng kapayapaan. Yung totoong pakikisama sa Panginoon nagdudulot sa iyo ng malaking interes para kay Jesucristo. Through faith, we have a bright future in Christ Jesus. Sabi po sa atin ng Roma chapter 3,
10 verse 23. Walang kalimatuhin. Lahat ay para parang masama. Walang umibig sa matuhin. Mas inibig nila ang mga bagay sa libutan. Natuwa sila sa ayaw ng kabunduhan. Nagalak sila sa tukso ng kasamaan. Nalibak sila sa mga bagay na maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Instead, our faith in Jesus make us our boldness as a Christian who believe 100% in Christ. Walang Kristiyano nalulungkot sa harapan ng Diyos. Walang Kristiyano na walang kagalakan sa harapan ng Panginoon. Walang Kristiyano ang tulong pagdating sa harapan ng banal na Diyos. Sapagkat ang Diyos na ito kailanman hindi siya nalungkot kapag lumalapit ka sa Kanya. Every time that God saw your face, tuwa-tuwa ang Diyos, galak na galak ang Diyos. Pero sa sandali nawala ang Diyos, nawala ka sa harapan ng Diyos, nalulungkot siya. Sapagkat ayaw niya na malagay ka sa kapahamakan. Mga kapatid sa Panginoon, gusto kong malaman mo na this morning, ang tanong ng Lord, are you an example of faith to your family? O baka isa ka rin sa kalisa ng mga mundong ito na walang pananampalataya kay Jesu Kristo? Does faith make you confident about your future? Yung pananampalataya mo ba ang naglalagay sa iyo ng kasiguraduhan na magtatagumpay ka pagdating ng araw? Kapatid, isipin mo mabuti. Sure tayo kay Lord. Sure tayo kay Jesus. Mayroon po tayong katagumpayan pag kumapit ka kay Kristo. Wala kang katagumpayan sa negosyo mo, kumapit ka kay Kristo, may tagumpay ka. Wala kang inaasahan sa pag-aaral mo, kumapit ka kay Kristo, magkakaroon ka ng pag-asa. Nauubusan ka na ba ng pag-asa? Kumapit ka kay Lord, ang laki ng pag-asa. Isipirado ka na ba sa buhay mo? Gawin ka. Papaguhin ang Lord all the best na may things in your life. And it make it so exciting. Bakit hindi mo ipokus niyong oras na ito ang buhay mo kay Kristo? Habang nakatayo ka, pumingin ka sa Lord. Do you have a fellowship?